sound right, boys. Good morning, 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 mga kadengalista! Kamusta? Saan ang ruta mo ngayon? Today is Wednesday! Alright, mga kadengalista, Wednesday na naman at meron tayong bibisitahing bagong kennel. Dito lang yan sa Angat Bulacan, mga kadengalista! So, ano pang inaantay natin, mga kadengalista? Simulan na natin ang magandang araw natin. So, mega, 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 mega love. Shoutout muna tayo, mga kadengalista. Woo! Alam ko marami nag-aantay sa mga shoutout. And mahina kasi ang memory ni Kuya Oding sa mga pangalan. Ayan, no? Ayan, hindi tayo makasiksik. Ang laki ng nasa harapan natin. All goods in the hood. Magpapagas muna kami ni Kuya Mark Vlogs, oh. Wala na akong gasolina. Ito pa yung bumiyahe kami ng ano eh. Ng ano, last vlog namin doon sa kennel sa ang ano, San Jose. Dito lang sa Bulacan. 61 ang inabutan ko noon. Bali, ewan ko lang ngayon kung magkano na yung gasolina dito sa pinagkakargahan namin. Although kahit naman tumaas yung gasolina, wala tayong magagawa. Hindi tayo pwede magreklamo na magreklamo. Kasi tayong mga Pilipino, masyado tayong mareklamo. Di ba? Kasi nga, kaysa ganito, kaysa ganyan, dapat, ano lang tayo, relax lang. Hindi ako mareklamo ng tao, mga kadengalista. Pag tipong nagreklamo na ako, alam ko mali. Yan. Gaya na sinabi ko sa mga previous videos ko, kahit naman pa sa mga trabaho ko, never ako nagreklamo. Hanggat alam kong nakakabuti naman. Oh, goods in the hoods. Dito kami lagi nagpapagasalina sa ano eh. Sa refill. 68, 69. Ay, God! Ang taas ang gasolina! Diesel! 75 ang diesel? Mas mataas ang diesel? 75 ang diesel, ang gasolina is 69. Oh my gulay! Ang taas! 200 ako. Two liters na? 2.91. Eh mga kadengalista, yung 200 natin is 2.9 lang. 2.9 na konti lang. Hindi man lang umangat. Bakbakin na natin to, mga kadengalista. At baka bakbakin pa ng iba. So, dito na kami mga kadengalista sa panibagong kennel na ating bibisitahin. Dito ata yun eh. Good morning mga kadengalista. Nandito na naman tayo sa bagong kennel na ating bibisitahin. Dito sa Santa Cruz, Angat, Bulacan. Meron tayong bagong kilala ng kennel na to sa mga online seller ng mga Belgian. So ipapakilala ko sa inyo mga kadengalista. Walang iba kundi si Sir Aaron Villanueva. Flores. Alright. Sir Aaron, good morning. Ito si Sir Aaron, meron siya ditong mga quality. Sobrang ang gaganda ng mga Belgian niya. So marami na tayo napunta ang mga Belgian Malinois na kennel. So Sir Aaron, pwede mo ba akong ipakilala sa amin yung mga yung breeder dito na? Ito si Benjamin, ang aking number one na partner kasi ito yung nabili ko sa Bacolod kasi John Richard. Siya yung pinaka best friend ko. So, yung pinaka kumbaga siya breadwinner ng kennel ko. Dito ka nagsimula? Yan yung binili ko talaga for materials ko. For materials. So, ito yung for materials ni Sir Aaron. Nakailang anak na ba to si Benjamin? Naku, eh, hindi ko na mabibilang kasi talagang napakadami na nagpapastad din sa kanya. Kahit itanong natin, maraming magko-comment dyan na, uy, tataya ng mga aso ko, mga kapi ko. Hindi naman sa pag-ano, talagang marami talaga. Yun, no, mga kadengalista. So, ito mga kadengalista, sabi nga ni Sir Aaron, napakadami na lang naging papis neto ni Benjamin. Alright. So, next po natin, Sir Aaron. Ito naman si Roxy. Si Roxy. Okay, ito, ayan. Yan ang aking female.
Yan ang aking materials naman. Ilang taon na to sa inyo? Ano lang yan, mga 2 years. Isang, nag-iisang papi, ano, isang anak pa lang siya. Okay. Wala nung, simula nung napunta sa ito, isa pa lang yung kanyang naiging anak. Bali, ilan yung nailabas niya nun? 7 yung nasa labas. Ayun, kanya yun. 7 puppies. Ito naman si Cardo. Si Cardo yung tatay. Ito naman ay import line. Okay. By Mike's Place. Mike's Place? Mike's Place from Netherlands. Ayun. Hello. Nakalabit niya ako. Si Cardo. Si Cardo, ilang taon na yan sa'yo? Ano, 14 months ko. 14 months lang. 14 months pa lang, ang laki. So, ang sukat na ito, mga nasa 29. 30. Ang laki, oh. Pero mas malaki si ano, ano? Si Benjamin. Si Benjamin. Ano ba yung tindig niya talaga, eh? Oo. Ganda na. Ang kulay na ito ay gray sable. Gray. Yan. O, next natin. Yan naman si Princess. Princess ng aking misis. Ayan. Kasi baby niya to. Mm-hmm. Ilang ano po yan? Ilang taon na? Magto 2 years lang to sa August. Bata pa rin to. Nakakadalawang anak na siya. Ito yung mga anak niya. Mm-hmm. Oh, yeah. Sir Aaron, may tanong lang namin. Yung mga bloodline ba ng Belgian mo, anong klase? Kasi ito mga ano eh, itong mga black mga karamihan ito, mga Nimbo line. Ano, mga Nimbo Negrito. So, ano, itong mga yan, si Benjamin, cross Zorro line. Ito naman si ano Cardo eh halos ganun din kasi kadamitan ng ano ng mga medyo kaya lang mga big mga Nimbo at ano Zorro line yan. Sir Aaron, pwede mo ba kami bigyan ng mga ibang ideas or parang learning na para matutunan namin yung iba pang mga dapat naming malaman sa pag-aalaga or mga bloodline ng mga Belgian Malinois? Kasi kalimitan naman sinasabi nila sa pag-aalaga talaga namang ano, kailangan hands-on ka. Tapos nakatutok oras talaga kasi kailangan makikita mo yung kennel laging malinis, wala kang makikita ng dumi kasi yung nagsisimula yung sakit ng mga puppy. At the same time, kailangan din syempre yung talagang yung pagkain nila ano, hindi mo mapapabayaan. Tapos ang mga bloodline naman, sabi nga nila, wala naman din sa bloodline, napaka, nasa pagpapalaki mo yan. Kumbaga, pag napalaki mo ng, yung foundation nila, nag-start ka maganda, dire-diretso. Hindi natin sila pinababayaan ng sakit, yung pag, ano, yung simula sa gamot, yung dire-diretso. Kaya, kailangan, maging tutok tayo sa pag-aalaga. Maging responsible tayo sa pag-aalaga ng Belgian. Yes. Ayan. Sir Aaron, ano ba yung may papakita mo pa sa amin dito sa mga alaga? Ito yung mga produce ko. Ayan, si Mil. Yan yung mga dadlay na Nimbo Negrito line. Nimbo Negrito line. Ito yung anak ni Princess Chani. Ni Cardo. Ni Benjamin. So, ito yung anak ni Princess saka ni Benjamin. Mga dark sila. Yan. Mga dark. Ang gaganda mga kadenggalista. So, ito lahat mga kadenggalista. Naka-reserve na ba ito, Sir Aaron? Meron dalawang naka-reserve pero may available pang dalawang male saka dalawang female. Dalawang male saka dalawang female. Ilang buwan na to, mga Sir Aaron? 1 month lang to. One month lang? 1 month ngayon. Oh. Ayun, ang gaganda. Kadenggalista, tingnan niyo yung aso niya. Kakaiba dun sa mga Belgian na napuntahan namin. Ang ganda. Ayun, oh. Nakita niyo? Ang quality ng aso niya. Grabe. Kaya pala marami nagpapa-stud dito kay Benjamin. Dahil ang gaganda ng mga kinalabasan ng puppies. So yun, nabanggit nga sa atin ni Sir Aaron. Meron siyang available na 2 male. Tsaka 2 female. So bukod dito mga kadenggalista sa mga puppies niya nandito sa loob, meron pa siyang puppies doon sa labas na anak naman ni Cardo at ni Roxy. Ayan mga kadenggalista. Ito yung mga puppies niya. So ano pong status ng ano nito? May papers? Lahat sila may papers. Lahat to may mga papers. Lahat ng alaga ni Sir Aaron dito may papers. Itong mga puppies, may papers din. Kamusta po ang vaccine? Ano naman sila, kumbaga updated sila kasi talagang kumbaga meron silang bilang, kumbaga may days na kailangan 2 weeks, warm, 3 weeks,
deworm ulit, mga ganun. Meron tayo sinusunda na vaccination para tsaka deworming sa kanila para maging updated tayo sa doon din kasi nagsisimula yung pagiging healthy ng mga puppy hanggang sa paglaki nila. Naiwasan natin yung mga sakit na tulad ng parvo, yung mga yan. Ipiniprevent natin kagad sila para paglaki nila. Para maging safe. At healthy. Sa mga healthy para pagdating sa mga poor parents nila. Yun. Deng sa singa, marami tayong matututunan dito kaya Sir Aaron sa kanyang napakagandang kennel. Sir Aaron, magkano mo ina-out tong mga puppies mo? Ito kasi nag-i-start ako around mga 18 to 20. 18 to 20K. So, 20. Possible na pwedeng tumaas kasi makikita naman natin talaga yung quality ng... So, sa quality, sa structure ng kanyang mga Belgian, makikita nyo mga Dengalista, napakaganda. No? Yan talagang... Yung produce na yan talagang kinag-iingatan namin para... yung naghahanap ng maayos na aso at saka ano... mabigyan natin sila ng magandang kalidad ng aso. Sir Aaron, ilan ba yung kulay ng mga Belgian na pwede mong mabanggit sa amin? Marami silang pangkaraniwang talagang color ng Belgian is fawn. So, yan, lumabas na lang yan kasi gawa ng mga yung mga import na sinasabi nila. So, nag-cross-cross na lang. Mga dark gray na color, which is rare color. Na tulad nung Miroxy na yun, na cream, na hindi pa karaniwang mga kulay. Kasi pangkaraniwang kulay is mahogany, black, tapos yung pound, yun niya. Yun yung mga pangkaraniwang kulay. Yun. So, dumami na sila kada. Yung mga iba kasi nagbibreed, pinagkocross nila para may lumabas na magandang kulay. Meron ba yung tinatawag na mas mahal ang kulay kesa dun sa lahi? May ganun ba? Dalawa kasing pinagmumulan, meron pang mondjuring. Pang mondjuring yung pang ano nila, kumbaga pang sports, pang ano. Tapos meron naman pang show type, yung pang laro-laro lang. O kaya pang pasyal-pasyal tulad ni Benjamin. Ayan, pwede mo naman din, kumbaga sa kulay. Yung kulay pag meron kasing buyer, dalawa kasi ano nang tinitingnan ng buyer eh. Isang kulay o yung standard ng alaga or yung height. Diba? Standard naman ng aso is 26 to 27 lang. So, yung nahanap nila minsan, yung kulay at saka yung laki. Yung pagiging oversize. Meron din naghahanap ng standard na pwede nilang gawing pang sports, pang monjo. Ayun. So, ako napili kong gawin para mabenta. Kasi in demand yan. Hindi ka naman inaano kasi merong mahilig sa pang monjo. Ang akin napili ko pang ano, yung pang guard dog na pwede mo, the same time pwede na ipasyal-pasyal kasi kahit mo naman yung kulay at yung ganda. Yung mga alaga mo itong mga breeder mo, Sir Aaron, anong mga sizes niyan? Yung mga female ko nasa standard. Pero yung mga male, nasa oversize na sila kasi ano, ang standard lang naman is 24 to 26 eh. Ang height ng aking mga mate is 28, 29 to 30. Ito naman po yung mga puppies ni Cardo at ni Roxy. Ang kulay, ito, female. Kulay nila is kulay cream. Ayan, cream siya. Nasa ilang buwan po ito? Magto-2 months lang to. At magto-2 months din. So, itong mga nandito naman sa labas na aso ay lahat to available? Yes. Hindi. May naka-reserve na siya. Bali, dalawang female. Dalawang female yung naka-reserve. Ilan po yung available? Bali, 7. Bali, 6 pa. Apat na male at saka isang female. Lahat din to, may mga papeles. Yes. Import line sila dahil... Ang tatay nila ay si Cardo, ng anak ng galing ng Netherlands. Oh, yun, mga Dengalista. Yung parents ni Cardo ay galing sa? Sa Netherlands. Netherlands. Ito po ba yung mga reserve na to? Hindi. Wala rito. Itong tatlong female, yung dalawa dito naka-reserve. Opo. Tapos yung isa, available pa siya. Sila yung lahat ng available, yung male. Okay. Ang kulay nito ay
Gray sable. Yes. Na cream. Na cream. Cream silver gray. Cream silver gray ang kulay nito, mga kadengalista. So ito tayo sa kabila. So puro babae nakahiwalay. Nakahiniwalay kayo yung mga babae. Tapos ito naman mga lalaki. Tayo ng sample lang pa. Ang ganda nito, no? Ito, ito. Ayan. Oh, mataba ito. Ito yung maganda. Ayan. Ganda ng structure nyo. Ito mga kadengalista, tingnan nyo yung structure nito ni Isa. Ang ganda ng kulay. Wait. Ayan. Masyado silang active eh. Oh. Ayun. Pwede po bang malaman kung ano ba yung mga karakteristik ng isang Belgian? Ano eh, actually talagang very hyper sila. Kumbaga, wala, ayan, titulad niya, tinan mo. Hindi mo, paglalo pagagantong edad. Ito yung edad na talagang kaharutan nila yung, ano, kumbaga, humimangat-ngat sila, ngangat-ngatin sila, ngangat-ngatin nila. Tapos talagang mahirap, ano, mahirap silang awatin sa ginagawa nila kasi talagang mga oras na paglalaro nila. Mm-hmm. Sa mga beginners na gusto mag-alaga ng Belgian, meron ka bang mai-advise sa kanila? Yun, madalas kong lagi sinasabi sa mga humihingi ng advice sa akin na kung bibili sila ng Belgian, hindi ko naman sinabing bumili sila ng mahal. O hindi ko naman sila bumili. Kasi merong mga nagbebenta na hindi naman responsable o ano. Eh, yung mga baguhan, pumili na lang maging mapili. Kumbaga, hindi naman ma, ano, kumbaga, kailangan nilang suriin muna kung talagang bibreed. Eh, talagang mapapagkatiwala ang breeder. Kasi maraming nasasayang na aso dahil sa mga irresponsable breeder na makapagbenta lang sila, eh, okay lang. Kumbaga, pagdating sa owner, ayun, ang mga nagre-reklamo sa akin na, ayun, nabili ko, eh, ganito, ganito. So, mga baguhan, tip ko lang, makikita nyo naman kung healthy o hindi. Unang-una, yung vaccination card. Kailangan makikita na. At dun sa license bet, yun ang number one na ano. Kasi minsan, pag nagkasakit naman talaga yung aso, kahit lisensyado o ano, talagang hindi masasayang. Talaga, hands-on. Yun ang number one, tutok, oras, tsaka ano. Hindi basta-basta mag-alaga ng hayop. Hindi mo basta-basta maalagaan yung hayop ng ganun-ganun lang. Kaya kailangan talaga oras at tutok. Bukod dyan sa mga advices at tips ni Sir Aaron. Sir Aaron, sumasali ka ba ng mga show dati? Hindi naman. Kasi talagang, una, nalibang lang ako, nag-alaga lang ako ng isa eh. Kumbaga, 2018, yun nga sabi ko, namatay si nanay ko ng 2018. Parang pang nalungkot ako. Nahanap ako ng libangan. Simula ako sa isa. Ang sabi sa akin nung hanap ko nga lang i-askal eh. Kumbaga, half-breed. So may nag-advise sa akin na kung mag-half-breed ka, ganun din ang gastos, mag-fear ka na lang. So nag-start ako sa isang male. Hanggang sa humaba ng humaba, hanggang sa dumami ng dumami. Ayan. At the same time, nalilibang ka, may pagkakakitaan pa, yun yung pinaka naging ano sa akin, kaya kumbaga naging bread and butter namin itong pagbibreed. Kumbaga kahit na mahal ang pagkain, tsaka na nalilibang ka, natulong ko na rin si Mrs. Tsaka meron ako mga kaibigan dyan na tulad ni Kuya Rudolph, na shoutout sa'yo para ano, kasi siya yung naging katuwang ko pag nagbebenta. Kasi mostly ang kaya sumarap magbenta ngayon dahil mayroon ang social media. Ayun, yun pa yung isa eh. Na naging katuro namin social media. Kahit sa saan naman nakakarating ng yung aso ko, nakarating na ng Leyte, kasi Hansel, ayun. Nakarating siya, tapos Pampanga, lahat, madami. Kumbaga, ayun, kumbaga, naging business na yung pag-aaso. Sir Aaron, pwede mo ba ikwento sa amin yung mga experiences mo bilang dog owner, dog breeder sa isa industriya ng pagbebenta ng mga Belgian Malinois? Yung experience, madami, parang nadaanan na din. Kumbaga, hinanda ko na yung sarili ko sa mga ganong ano eh, kumbaga, sa pag-aalaga, hindi, walang perfect na nag-aalaga eh. Hindi po pwedeng hindi ka mamamatay ng alaga. Kasi tulad nung last year, 14 puppies ang natira is 6 puppies lang. Siyempre masakit bilang breeder na mamamatayan ka ng
alaga. So, iginaya ko yung sarili ko para doon kasi hindi naman perfect yung pagiging isang breeder ng tao. Hindi ko naman anong ano kung hindi mo mapapagdaanan yung ganong scenario o ano pangyayari. So, ayun, at least lahat ng magiging breeder maging handa sa ganon. Tapos sa pagbebenta naman, tiyaga lang kasi ang daming nagbebel dyan din eh. So ano, ang daming nagbebel dyan, so ginagawa nyo yan, makikilala mga nagbebel dyan. So ang dami namin ang mga pag nangalak ang Belgian kasi mostly 8 pataas eh, pinakamarami mga 14, 12. So ang dami, kaya dumadami-dami lalo nung last pandemic, ginawa libangan ng mga tao yung pag-aalaga nung ano. So marami ding nasayang na Belgian na yung iba pagkapanganak, binibenta na din ulit nila kasi hindi na nila masuportahan. Kasi kailangan talaga dyan, eh, unang-una yung finance, yung financial na ano, pag-aalaga. Mm-hmm. Ayun. Ayun nga pala sa lahat ng gustong kumasyal dito sa aming kennel. Pasyal na lang kayo dito at pakisubscribe na ang aming page na AA and Three Brothers Kennel dito po sa Santa Cruz, Angat, Bulacan. And ayun, nakikita nyo, mas maganda makita nyo ng personal yung mga alaga ko dahil yun ang number one sa mga buyer. At least makita nyo talaga yung kennel na makikita nyo talaga malinis, maayos, at yung talagang pinaka producer ko ay makita nyo, yun. Oh, yun. So yung mga Adengalista, after natin dito interviewin si Sir Aaron, magwawak naman tayo ng kanyang mga Belgian. So handa na ba kayong makita si Benjamin na maglakad kasama ni Sir Aaron? Alright. Check the mic and make sure it sound right, boys. So yung mga Adengalista, pinakita na sa atin ni Sir Aaron itong napakaganda niyang kennel dito yan sa Santa Cruz, Angat, Bulacan. So makikita niyo yung kennel niya, napakaganda, napakaaliwalas, napakalinis, at higit sa lahat doon, maluwag yung kennel niya, mga Adengalista. So talagang recommended talaga na mag-alaga siya ng mga aso dito kasi kung makikita niyo yung lugar, yun sinabi ko, malinis, malawak, presko, tsaka comfortable yung mga alaga niyang aso, mga Adengalista. So yung ano pa inaantay yung mga Adengalista, sa lahat ng mag-i-inquiries, sa lahat ng gustong bumili ng Belgian, i-message nilang si Sir Aaron sa kanilang page na AA and Three Brothers. Diyan na, ito sa naka-flash ating screen, message nilang siya dyan para makita nyo ng personal yung mga binibenta niyang Belgian. Malinwa, dito lang yan sa Santa Cruz, Angat, Bulacan. So yun lang mga Adengalista, maraming salamat sa pagsubaybay sa video ni Kuya Odeng. At maraming salamat sa mga subscribers, sa sponsor, sa mga viewers, at saka sa mga tropa natin na nag-share, nagla-like, at nagko-comment sa mga videos na ina-upload ni Kuya Odeng. So maraming salamat sa inyo. Hanggang dito lang ang video ni Kuya Odeng, at babalik na kami ni Kuya Mark Vlog sa Manila para bigyan naman ng ibang video yung mga invitation sa atin. So next Saturday mga Adengalista, meron kaming ihahain sa inyo na napakagandang video na ngayon nyo lang makikita sa page ni Kuya Odeng at wala sa ibang channel na mga nakakasama natin sa mga tiyanggian ng mga vlogger. So dito nyo lang makikita yan sa video ni Kuya Odeng at ni Kuya Mark Vlogs. So antabayanan nyo mga Adengalista, malapit na yan. Sunday tayo mag-upload mga Adengalista ng pupuntahan nating Saturday. Event to mga Adengalista, pang malakasan, pang artista, at pang mga sikat na dog breeder. Maraming salamat sa pagbibigay mo sa amin ng time na makita itong napakaganda mong kennel. Sir Aaron, salamat din sa pagdalo nyo, Sir Odeng, Kuya Odeng, Kuya Odeng, and Kuya Mark Vlogs. Kuya Mark Vlogs. Subscribe kayo sa YouTube channel, tsaka YouTube sa channel, Facebook. Facebook channel ni Kuya Odeng. Tsaka ni Kuya Mark Vlogs. Kuya Mark Vlogs. So yun, salamat Sir Aaron. Alright. Yun mga Adengalista, napakadami nating natutunan kay Sir Aaron. Napakadaming mga advices, napakagaling, napakahusay ni Sir Aaron. Maraming salamat Sir Aaron sa
pagbibigay mo sa amin ng kaunting time at sa mga advices na natutunan namin, napulot namin sa'yo. Tama naman yung sinabi niya na hindi man makita ng mga taong nasa paligid mo yung mga good deeds na ginagawa mo. Si God ang magbabalik niyan sa'yo dahil si God lang ang nakakakita ng mga magandang bagay na ginagawa mo. Pagka binalik sa'yo ni Lord yan, yung mga bagay na yan, at nakita ni Lord na you are deserving para dyan sa ginagawa mo, magugulat ka na nandiyan na pala. So, sweldo na tayo mga kadegalista sa March. Kayong March. Woo! Yes! Thank you! Maraming maraming salamat. Napakasarap kausap ni Sir Aaron mga kadengalista. Talagang marami kang matututunan. Marami kang mga hindi lang pag-aaso eh. Isa rin siyang kagamad sa lugar nila. Tapos yung mga advices niya talagang para sa lahat eh. Yan. Dami ko natutunan sa kanya. Sobra, sobra. So hindi mo nga talaga dapat kailangang ipakita sa mga tao sa paligid mo na gumagawa ka ng good deeds. Dahil si Lord, pag nakita ni Lord yan na talagang deserving ka sa ginagawa mo, sa mga magandang good deeds na ginagawa mo sa kapwa mo, ibabalik sa'yo ni Lord yan na sig-sig, lig-lig, sig-sig at umaapaw mga kadengalista. Parang nangyari sa akin. Maraming maraming salamat Lord. Thank you po talaga. Ito na yung pagkakataon ko na nakita ng Panginoon yung paghihirap ko, yung pagod ko, yung sakripisyo ko. Talagang deserving ako sa pagkatrabaho na ginagawa ko. At hindi man nakita ng mga dating pinagtrabahuan ko yung pagiging deserving ko sa pagkatrabaho, nakita naman ni Lord na kung gaano ko deserve sa pagkatrabaho. Maraming maraming salamat Lord. Sa sweldo na si Kuya Odeng mga kadengalista. Abangan nyo sa sweldo ni Kuya Odeng mga kadengalista. Marami tayong magagandang gagawin para sa inyo. Yun lang mga kadengalista. Maraming maraming salamat sa pagsubaybay sa video ni Kuya Odeng, sa pag-subscribe sa channel ni Kuya Odeng. At maraming maraming salamat sa mga magko-comment. Kung meron man kaming kulang na hindi na isama sa mga video, pwedeng paki-comment na lang mga kadengalista. At i-correct nyo kung mga kadengalista. Okay lang yan. Mali man yung sinabi namin, mali man yung nagawa namin, mali man yung nakuna namin mga kadengalista, i-comment nyo lang dyan mga kadengalista sa ating comment box at itatama natin yan. Dahil kayo mga kadengalista, kayo ang nagtuturo sa amin sa mga bagay-bagay na dapat naming malaman. Alright, so all good in the hood. Muli, ako ang inyong Kuya O at si Kuya Mark Vlogs ay nasa likod. Hanggang dito lang mga kadengalista. Always keep safe. Have a great day. And ako ang inyong Kuya O, ang inyong Kuya Odeng. Always keep safe. Have a great day. And God bless.